Kung gusto mo malaman paano mo mapapatatag ang iyong relationship, no? Lalo-lalo na kung ikaw ay nasa negosyo, panoorin mo at tapusin mo itong video na ito. Hey, what's up? Mga ka-asenso, mga kampiyon. Andito kami ngayon sa Pico de Loro. Pico de Loro. Pico Beach. Nandun yung beach hindi namin pinuntahan kasi ang init dyan. Sobrang init dyan ngayon. Kaya nag-decide kami dito na lang kami sa may lake. O, di ba? Ngayon, nag-decide kami na i-shoot itong video na ito. Supposedly, meron akong tripod na sira lang. Buisit na sira, nalaglag ko, kaya kamay yung gamit ko ngayon. And nag-decide kami na, actually ako yung nag-decide na dito kami, dito namin i-celebrate ang aming 7th year anniversary. So, sinushoot namin itong video na to. Today is January 15 na. So, kahapon yung anniversary namin na January 14. And gusto namin i-share sa inyo yung top 3 na lessons na natutunan namin sa 1 year. Sa 1 year na last, lang bilang last engaged. Yung last one year. Kasi 1 year na siyang engaged kami pala. 1 year na kaming engaged. So, yun ay i-share namin sa inyo. Lesson number one na natutunan namin for the previous year, sa 1 year namin na engage, ay dapat mas maghanda tayo sa after marriage, yung pagkatapos ng kasal, compared dun sa mismong kasal. Although nag-agree ako na importante, especially sa mga kababaihan, kasi maraming diba sa inyo dyan, pangarap nyo yun. Pangarap nyo yun, diba? Yung may susuot ka ng gown. Oo. Oh, tapos ano? Hindi ba din kayong mga lalaki? Ako personally, hindi. hindi ko pangarap yun. Ako, ang iniisip ko talaga, after marriage, personally, hindi big deal sa akin yung kasal. Kasi ang iniisip ko yung after. Kaya, before ako mag-propose talaga sa kanya, wala pa talaga akong plan nun na mag-propose. Kasi sa akin, ang iniisip ko, siya naman na talaga eh. Hindi na ako pipili ng iba. No, kasi yun naman na talaga yung sinabi ko. Ako, kung anong sabihin ko, yun ang talagang gagawin ko. No? I am true to my word. Now, kung siya, along the way, ay magbago yung isip niya, ayaw niya sa akin, wala akong magagawa doon. Pero ako, yun na talaga yung gusto kong mangyari. Sabi ko, before kasi ako mag-propose, sabi ko, may mga checklist na kailangan na machikan. Yun yung napagkasundoan natin, yun yung napag-usapan natin. Ang first goal natin ay magkaroon tayo ng house, sasakyan bago tayo ikasal. So, okay naman tayo dun. Depende sa couple eh. Kasi mayroong ibang couple na gusto kasal muna. Mas okay sa amin yung prepared kami dun sa future. Kasi sa atin, especially sa atin, diba, sa tradisyon natin mga Pilipino, talagang pinaghahandaan natin ang bonggang-bongga yung kasal. Ako, wala naman akong problem dyan. Pero, ito lang yung tatandaan nyo, especially para sa inyong mga engage or nagbabalak na magpakasal, na okay lang naman maging bongga yung kasal mo, as long as kaya mo financially. Yeah. As long as kaya talaga ng pera mo. Hindi yung ipangungutang mo pa, di ba, yung bonggang kasal na utang later. Kaya dapat prepared kayo pagkatapos nun para hindi kayo naghihirap. Na kasi pinagpreparean nyo ng bonggang-bongga yung kasal, hindi nyo inisip ng masyado yung after nung kasal. Tapos at the end of the day, maghihiwalay din kayo. Kasi nga, hindi kayo nagprepare after yung pagkatapos nung kasal. No, puro yung kasal lang yung inisip nyo. Meron at meron, masasabi pa rin naman yung tao sa'yo, bongga yan o simple yan. Mag-focus na lang kayo na kayong dalawa. Invite nyo yung mga taong nakaambag talaga sa relasyon nyo. Oo, so ito yung medyo hard na part kasi nga tradisyon natin Pilipino, di ba? Family-oriented tayo.
So, ako personally, marami sa family member ko hindi ko maiimbitahan sa kasal namin. Kasi, no, wala naman silang naging ambag sa relationship namin dalawa. So, wag niyo masyadong pansin kung anong, yun, tama yung sinabi niya. Anong pakialam ng ibang tao kung gaano ka simple, gaano ka bongga yung kasal mo. Ang importante, naging legal kayo sa batas at saka sa nasa taas, di ba? Yun naman yun eh. Yun naman ang pinakapunto ng kasal, hindi para magpa-impress ng ibang tao. Lesson number two. Lesson number two for me ay self-development as a couple. Pag magkarelasyon ka, ang nagiging focus natin ay si partner. Parang nagiging mundo natin si partner, di ba? And hindi tama na nagiging mundo natin si partner. Dapat kahit na couple tayo, meron pa din tayo mga self-development. Nag-aaral ka everyday para sa self-improvement, self-love na rin yun. Hindi ibig sabihin na partner kayo is lahat ng gagawin mo is nakabase sa kanya. Fulfillment yung ma-feel mo kapag nag-i-improve ka kahit na couple kayo or may ka-couple ka. Dati kami, personally, experience namin ni Carl, madami kaming silent war before. So ngayon, meron pa din naman, hindi naman mawawala yun, mag-aaway at mag-aaway pa din naman kayo. Pero at the same time, nag-i-improve siya. So dati, 2 days kayong nag-aaway. May silent war kayo na 2 days. Ngayon, 1 day na lang. Tapos hanggang sa nag-i-improve siya, hindi natatagal ng 1 day. So ganun siya. Kapag nag-i-improve kayo, may experience yung mga walang kwentang bagay pala yung pinag-aawayan nyo dati na pwede naman palang ayusin. So yun, yung lesson number 2, kailangan nag-develop ang bawat isa, ginagrow nyo yung bawat yung sarili nyo, the same time nag-grow kayo as a partner. Kaya napaka-importante na mag-aral. So I recommend, no, sa mga katulad namin engage na or mga nagbabalak na magpakasal, before nyo gawin yan, we recommend na umattend kayo ng Discovery Weekend. Hindi ito sponsored promotion na. Kasi sobrang ganda talaga noon. Dito paid. Napakaganda nung mga lessons and sobrang dami naming natutunan doon tungkol sa sarili namin, tungkol sa relationship namin, bakit kami madalas nag-aaway, doon namin nalaman kung compatible kami or hindi, or kung willing kami na ituloy pa ba yung relationship or hindi. Sobrang dami namin natutunan doon. So I highly recommend, hanapin nyo Discovery Weekend. Alam ko that is a Catholic type ng seminar or training. Okay. Kasi 3 days yun. And yung seminar na yun is parang more than 8 hours per day. It's 3 days. Kaso kailangan magbabakante talaga kayo ng oras doon. Pero hindi naman sila nagpupush ng religion. Kaya okay, magalala. So hindi magiging conflict. Naalala ko, parang meron kaming kasabayan doon na INC. Meron pa kaming kasabayan doon na Muslim. So that is a safe training. And lastly, lesson number 3 sa relationship namin na natutunan is napaka-importante na yung love language na intindihan natin. O yung love language. Kasi yan yung madalas na nagiging reason ng pag-aaway ng mga couple. So kami, fortunately, inung hindi ko pa alam yung about sa love language, fortunately, parehas kami ng love language. So, merong 5 love languages kasi. Meron akong ginawang ibang hiwalay na video tungkol dyan. So, panoorin nyo na lang yun. So, sa 5 love languages na yun, nagkapares kami ng language. Pag pares kasi kayo ng language, mas madali nyo mafufulfill yung needs ng isa't isa. So, for example, ang love language namin parehas. Ako, primarily parehas kami. So, parehas kami physical touch. So, paano nila malalaman na kung anong love language? Meron akong ginawang ibang video na hiwalay. Doon nyo panoorin. Kasi hahaba ito kapag in-explain ko pa dito. So, physical touch yung parehas na love language namin. Secondary ko is Acts of service. Okay, acts of service. Gustong-gusto ko yung pakiramdam na pinagsisilbihan ako, pinagluluto, massage, yung gano'n. Simple lang naman yung mga bagay na gusto ko pagdating doon. So, sa'yo is quality time, yung ikalawa. So, nagkataon na parehas kami ng love language doon sa physical touch, parehas primary. Kaya kapag nagkakadel kami, di ba? Nagkakadel kami, nafi-fill na yung love tank namin na tinatawag. Sana all! So, highly recommend na panoorin yung video ko about love language. Kasi kapag hindi nyo naiintindihan ng love language ng isa't isa, ang mangyayari kasi ay dyan lalabas yung mga kataga na ginagawa ko naman ng lahat para sa'yo. Bakit hindi mo na-appreciate? Tapos sasabihin mo ng ganun, hindi ko naman nararamdaman yung pagmamahal mo. Pero para sa'yo, ginagawa
nagawa mo na talaga yung lahat ng pagmamahal. Hindi kasi kayo nagtutugma ng love language. So kaya kailangan, napaka-importante na naiintindihan yung love language ng bawat isa. So yun lang yung tatlong lessons na may bibigay namin sa inyo. I hope na marami kayo natutunan dito sa aming maikling vlog. And sana sa mga susunod na mga taon na magkasama kami, nandiyan pa rin kayo, no, mapapanood niyo pa rin kasi marami pa kaming lessons na ibibigay. So yun lang. Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. This is Grace. Grace soon Peralta. To be Serrano na din. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!